Hello everyone and welcome to Overcomer's Journey. Dito natin makakausap at makakamusta ang mga pasyente nating nagbigay ng kanilang testimony. At ngayon, silipin muli natin ang pasyente na to na nagbigay ng testimony from Ozone Med Angono. Noong taong 2017, ako po ay nakaramdam ng madalas na mahilo, mapaninikip ng paghinga, hanggang sa nagpa-check up na sa isang doktor na ako daw po ay mayroong hypertension. Noong una, talagang sabi niya, iba na talaga itong nararamdaman ko. Pahirap ng pahirap na siya. Pahirap, para nakikita ko rin naman habang tumatagal yung tatlong salita lang niya. Inihingal na siya. Tumatakbo ang panahon. Noong 2020, parang sumama na ang pakiramdam ko. Parang hindi na siya hypertension. Madalas na yung paghihilo ko saka paninikip ng aking dibdib. Halos hindi na ako makahinga. Nagpasugod na ako sa isang hospital hanggang sa sabi ng doktor po sa akin ay kailangan nyo pong to the echo ka. Sisilipin po natin kung anong kondisyon ng puso mo. Hanggang sa dumating na yung puntong talagang akala ko katapusan ko na. Hindi na talaga ako makahinga. Na talagang nahihilo na ako. Sabi sa akin ng doktor, hindi ako kontento sa to the echo mo. Magpa-angiogram ka. Sige, pumayag na po ako. Napag-alaman na tatlong barado na po ang aking puso. Parang hopeless na ako. Kaya pala sabi ko, hindi na ako makahinga. Puros barado na pala ang aking puso. Tatlong ugat. Sabi ko, Dok, anong magandang gawin? 4 bypass operation ka na sa heart center. Meron ka bang 1 million? Yung doon naman nung nagpa-angiogram siya, kinausap ako ng doktor. Tapos yung pinakita niya sa akin, yung mga ugat niya, ugat din, yung barado na. Sabi nung doktor, may 1 million ka. Parang nagulat ako, 1 million agad. Tapos sabi ko kay Doc, wala na bang ibang option para wag lang yung bypass operation? Kasi isip ko kasi sa kanya, sa edad niya yun, parang hindi niya nakakayanin ng operasyon. Sabi niya, yun talagang yun ang procedure na dapat mong gawin. Bypass operation ka na, malala na yung puso mo. Magmula nung sinabi sa akin yun na ganun, wala na akong ganang kumain, hindi na ako makatulog, nagka-anxiety na ako, bumagsak na yung buong katawan ko, pumayat na ako. Hanggang sa doon na lang ako sa higaan parati. Kasi bawal sa akin sumaya, bawal sa akin malungkot. Ang kakwentuhan ko na lang is si Facebook. Umaga at hapon wala akong ginawa kundi mag-Facebook. Hanggang sa puntong meron akong nabuksan na Aling Opelia, Opel, na nagpa-ozone therapy. Halos magdamag, inuulit-ulit ko yan. Sabi ko, Mi, parehas kaming kaso nito. Oh. Dalawang session lang siya, lumuwag na yung dibdib niya, kumakain na siya, makakatulog na siya. Sabi ko, Mi, magpapa-ozone therapy din ako. At ngayon, kasama natin face-to-face si Tatay Melchor at si Nanay Marites. Tatay, kamusta po kayo? Sa awa ng Diyos, malakas ang malakas ako ngayon. Ibang-iba no, katulad nung huling testimony ko. Talagang ngayon ay nagjejeta pa nga nang dahil sa ozone. Praise God. Ayun tatay, after almost 1 year nang na-release natin ang testimony ninyo, kamusta na po kayo ngayon? Malaking pagkakaiba. Dahil nga sa parati kong pagte-therapy, hanggang ngayon, parang tuwing nagtetake ako ng therapy ng ozone, lalo akong lumalakas nung magmula nun hanggang sa dumating tong araw na to, taon na to. Malakas ako ngayon. Malakas. Malaking pagkakaiba kaysa nung ako yung unang punta ko lang dito. Iba talaga. Malakas ako. Malakas na malakas. Wow. Nanay, paano nyo naman po sinuportahan si tatay during that time? Bigay todo talaga pag asawa mo na yung nagkakaroon ng ganong sitwasyon.
ano, suportahan lang talaga kami, kaming pamilya. Pamilya namin. So, tatay, natigil po kayo ng 17th session ninyo, pero nakapag-overcome na rin po kayo during that 17th session. Nagtuloy-tuloy pa rin po ba kayo sa inyong change of lifestyle? Opo, kasama po yun sa mga ibinili sa akin ng OSIM. Sabi naman ng doktor ko, kung gusto pong mabuhay ng matagal, babawasan natin itong kinain mo. Total, nakain mo naman na yan sa edad mo na yan. Ang ginawa ko, sinunod ko naman, talagang yung mga bawal, wag nang kainin, wag na. Yun lang ang nagpabago sa akin, plus yung nga, yung therapy sa OSIM therapy. Nanay, paano po ba ang change of lifestyle ni ginawa ni tatay? Marami talaga, yung lalo na yung mga pagkakain ng hindi na yung mga matataba, wala na talaga. Yung basta mula nung talaga nung sa Oson, kailangan talaga baguhin mo yung ano, alisin mo na yon. Kasi sa edad namin ito, ano talaga, sa kinakain kaya tayo nagkakaroon ng sakit. Sa kinakain talaga natin. Sobra lalo siya. Yung taba, sinusubo niya talaga yun. Grabe. Hindi rin siya naging maingat. Minsan nga nung nagkasakit na siya, sabi niya sa akin, dapat pala noon pa binago ko na yung hindi siya naging abusado din kasi siya. Yun. Kaya talagang ingat lang talaga sa mga kinakain. Tay, speaking of life as a policeman, ano po ba yung mga factors sa dati ninyong trabaho na nag-lead sa inyong karamdaman? Yun po ba yung mga stress, yung stress sa trabaho, or yung lifestyle na meron tayo noon? Ano po ba? Ang number one talaga nag-trigger sa sakit yung lifestyle talaga. Kasi alam mo, isang police, kailangan mapagkaibigan ka, ma-PCR ka, na almost sa isang linggo, naiimbita ka sa mga kainan, hindi naman pwede matanggihan. Lalong-lalo na nung ako'y na-assign sa mga provinces, sa Davao, sa Bicol. Kailangan makisama ka talaga sa mga tao. Parang ang dating, eat all you can. Kainin mo, gusto mo dapat kainin. Okay. Hindi ko binawalan ang sarili ko noon hanggang sa huli na. Malaman ko na bawal palang kainin yun. Yung mga ganun. Kaya, pasalamat pa rin ako at naagapan ng maaga at hindi napunta sa huli. So, ito naman sir, nung nagkasakit po kayo, bilang ama, na-stress ka rin po ba during the time na itong pinagdadaanan? Super. Bilang isang ama. Maramang ayaw mo siyang madamay sa problema nila. Sinisolong mo, ano, higa ka rin sa isang kwarto. Yung Facebook, kapag nagtatanong sila, paano ba? Kamusta ka niya? Okay lang. Pero sa kabila nun, hindi ako okay. Ayaw ko ipakita sa kanina na yung ganun na yung karamdaman ko. Sabi ko sa kanya, hindi ka ba natatakot na mawala ko? Minsan, sabi ko sa kanya, hawak kami sa kamay. Sabi ko, Dan, pray tayo. Yun lagi. Pananampalataya talaga, pinakabalas. So, yun po, as a couple po, paano nyo hinarap ang situation na ito? Na kung saan nalaman nyo may karamdaman ang inyong mister, paano nyo po siya hinarap? Sa totoo lang, ewan ko ba't kami pinadpad dito ng Panginoon Diyos. Pinadpad niya kami talaga dito na samantalang ako po ay mayroong libreng hospital, libreng gamot. Meron po ako as a policeman. Meron po akong servisyong libreng gamot, libreng hospital. Kaya lang, hanggang sa ginaid ako talaga ng Panginoong Diyos. At nakausap ko si Dr. Rio Barales. Sabi niya, Tay, schedule mo ng May 5. Sabi niya, sige po Tay, dasal tayo, pipray over kita. Sumunod lang ako sa kanya, nahawak-hawak ko yung cellphone, hindi ko malilimutan niya. Sumunod lang ako na sumunod sa pagdadasal. Hanggang sa yun na, talagang naranasan ko na yung, alam ko kukunin na ako ni Lord. May 5,
hindi ko na pinatagal. April 29, nagpa-therapy na ako. Talagang sugod na ako dito. Sabi ko, kailangan maoso na ako. Tatay, how do you feel ng mga panahon na sinabihan po kayo na bawal daw pong sumaya at maging malungkot? Para bang nabawasan na yung ang mga activities mo na bilang isang... na bilin sa akin ng doktor ko, bawal sa yung masaya, bawal sa yung malungkot. Sabi ko, saan ko ilalagay ang sarili ko? Kaya ang ginawa ko, bawal pati pala mapagod. Sabi ko talagang mamamatay na ata ako. Nanay, tatay, kanino po kayo humuhugot ng lakas? Sa akin, humuhugot ako ng lakas. Una sa kanya, Panginoon. Yung matyaga kong asawa na nag-aruga sa akin noong mga panahon na yon, na lahat ng unawa, inunawa niya ako. Lalo na yung mga anak ko na parating nangangamusta kahit hindi okay. Basta sabihin ko, okay ako. Noong lumabas po ang testimony ninyong mag-asawa, ano po ang naging pakiramdam ninyo? Kahit saan na pumunta eh. Kahit lang sa palengke, namamalengke ako. Buya Panginoon, napanood kita, sabi mo gano'n. Hanggang sa, yung video na yung testimony ko na yun, hindi ko yung tinestimony para gusto ko rin maranasan ng mga may katulad kung may sakit na gumaling sila, sabi ko gano'n, sa isip ko. Sabi ko, Mia, ang galing ng usun. Kailangan mga tulad ko rin na may sakit na ayaw magpa-opera. Mahirap kasi ang opera. Sabi ko gano'n. Magmula nung lumabas yung testimony ko na yan, wala nang parati ng umuusok ang cellphone ko. Na kinakamusta ako kung totoo ba yan o hindi. Sinasabi ko, subukan niyo po, totoo po yan. Ako po, kaya nga po ako nagpatotoo, sabi ko, dahil nangyari sa akin na kung makikita niyo lang yung itsura ko ng mga panahon na yon at ngayon sa kasalukuyan, napakalayo po. Talaga pong wala akong masasabi sa Osun, kundi maraming salamat. Maraming salamat, Osun, at ginawa ka ng kasangkapan ng Diyos. Nanay, ano naman po ang reaction ninyo nung lumabas ang inyong testimony mag-asawa? Nung una talaga, sa totoo lang kasi sabi niya, Mi, pinalabas na yung sa Osun. Di, sabay kami, tigisa kaming cellphone, ganyan. Diyos ko po, abang pinanonood ko talaga yun, tumutulo talaga ang luha ko. Tapos hanggang may nag-chat na sa akin na, Tes, napanood ko yung testimony niyo sa Osun. Ang ganda. Sabi ko, oo, talaga. Sabi niya, alam mo, nakakaiyak. Sabi niya, ang galing, ano? Sabi ko, oo. Hindi namin akalain na magiging nag-viral kami. Ewan ko ba? Ang kahit hanggang ngayon, parang iniisip ko na, totoo ba to? Parang nananaginip lang ba ako? Pero hindi, totoo talaga. Totoo po yun, Nanay. Dahil ang inyong video na shinare po natin sa Facebook, ay umabot na po siya ng 100,000 views. So 100,000 na people po ang nakakita ng inyong video. So per branch po natin, may kanya-kanyang pages po yun at kanya-kanya rin po ay matataas ang views. So roughly around nasa more than 450,000 views ang inyong istorya. Yan ay maraming tao na nakapanood. Nanay, tatay, ano po ang message ninyo sa mga nakakaranas o dadaan pa lang sa dinanas ninyo? Napakasarap. Napakahirap. Masasabi ko lang sa mga taong na makakaranas ng ganitong mararanasan ko, huwag nyo nang patagalin. Dito na po kayo sa Osun pumunta. Dito. Huwag na ka po kayo magdalawang salita. Alam ko pong marami akong mga kaibigan at nakakilala sa akin. Pagka napanood nyo po ito, alam nyo naman po ang ugali ko. Hindi po ako nagsisinungaling. Pinaka number one talaga, una, kung nakakaranas man kayo ng ganun karamdaman ng asawa ko, syempre, kay Lord,
guide kayo. Lord, guide niyo ako kung saan ako. Pero kami kasi talaga dito kami dinala. Eh. Dito talaga kami dinala sa Osong. Tingnan mo naman yung asawa ko ngayon. No? Dati wala siyang bilbil. Ngayon, ang laki-laki na. Ngayon, makita niyo yung picture niya noon. Sobrang payat na maputla. Pero ngayon, parang bumalik na yung kulay niyang Ilocano. Tay, Nay, ano naman po ang message ninyo sa isa't isa? Ang message ko sa kanya na nandyan ka rin na magtaga. Kasi ito medyo makulit eh. Parang hanggang ngayon, parang nahirapan pa rin siya. Pero ako talaga sinasabi ko sa kanya na di naranasan mo na yung magkasakit. Kaya ang hirap kaya. Sabi ko, ang sarap-sarap ng buhay na natin ngayon. Wala ka ng sakit. Di bali, wala tayong pera. Basta wala ka lang sakit. Kaya, maging masunurin ka lang. Huwag ka nang makulit. Tatay, ikaw naman. Ano po yung inyong mensahe kay nanay? Ang mensahe ko lang sa mabuti kong asawa na matyaga, nag-alaga sa akin nung mga panahon na yon. Andun yung asawa ko na matyaga talaga, matyagang nagbantay sa akin na lahat ng mga hindi pwedeng gawin, kainin. Andiyan dyan siya. At saka yung pagdarasal niya sa araw-araw, walang paltos sa pagdarasal sa Panginoon. Nagdadasal siya sa amin, sa buong pamilya, na kami iligtas niya sa mga kapahamakan. I love you, me. I love you. Napakaganda ng story niya po. Ito po sila. After almost 1 year, heto si tatay. Malakas at patuloy ang gamutan. At nanay, ako nagpapasalamat din dahil maganda ang inyong suporta kay tatay. Isa kayong example sa pamilya na papaano ma-overcome on how important it is to have a family member to support you in times of trouble. And tatay, as parte po ng Overcomers Club, bilang suporta sa pagpapatuloy ninyo sa pagpapagaling, andito po kami para maglingkod sa inyo. So congratulations po talaga nakapag-overcome kayo ng inyong karamdaman at ang inyong pagpapatunay at pagpapatotoo sa mga tao ay talagang nakaka-serve as inspiration sa kanila. Maraming salamat po sa inyong dalawa at si tatay po ay part na ng ating Overcomers Club. So, ayan, tatay, di ba, nag-promise ka rin next year na mag-overcomers journey ka ulit on your second edition ng inyong Overcomers journey at talagang we're looking forward sa inyong pagpapatuloy na maging healthy at maging advocate ng health. Thank you so much for watching together with us today and I hope nakapag-encourage sa inyo ang istorya na katulad ng kay Tatay Melchor. Once again po, ito po ang Overcomers Journey!